Sa ating panahon ngayon, napakahalaga ng panalangin. Ang panalangin ang ating sandata, ang panalangin ang ating nagsisilbing sandigan, at nagbibigay sa atin ng katiwasayan, lalo na sa ating kinakaharap na pandemya ng bigay ng COVID-19. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa mga susunod na panahon at kung paano iresolba ang sitwasyon na ito. Pero dahil sa ating panalangin, tayo ay nagkakaroon ng pag-asa na ang Diyos ang magbibigay ng solusyon at ang gagabay sa atin para matulungan tayo sa sitwasyon na ito. Patuloy tayong dumulog sa Kanya, ilapit sa Kanya ang ating mga nararanasan at naniniwala tayo na ang Diyos na ating sinusundan ay nakikinig sa atin at laging may panahon sa atin. Kaya naman ngayong araw na ito, bibigyan ko kayo ng 5 way kung paano mag-pray gamit ang ating 5 daliri. Una, yung pinakamaliit na parte ng daliri. Ito, pag nakikita natin ito, pray for the needy. Yung mga tao na nahihirapan, yung mga tao na nakaka-experience ng injustices, oppression, yung mga tao na walang matuluyan, yung mga tao na walang makain. Let's pray for them. Kahit hindi man natin sila matulungan sa financial na bagay, at least may panalangin natin sa sila. Dahil naniniwala tayo na ang Diyos ang tutulong sa kanila, ang Diyos ang patuloy na gagabay sa kanila, at ang Diyos ang magbibigay ng tamang tao na tutulong sa kanila. Let's pray for them. Huwag natin silang kalimutan sa ating panalangin. Kung tayo ay maayos ang ating sitwasyon, at least patuloy nating idulog ang ating mga kapatid na nahihirapan sa sitwasyon na nararanasan natin ngayon. At ito, pray for your loved ones. Usually, dito nila linalagay yung wedding ring, di ba? Pag nakikita natin to, remember your loved ones. Yung friends mo, yung mga pinsan mo, your family, your churchmates. Please pray for them, di ba? Na yung protection ng Panginoon at yung maayos na kalusugan ay maranasan nila bawat araw. Di ba? Hindi naman natin hawak yung kanilang buhay eh. Pero naniniwala tayo that when we pray for them, na ang Diyos ang mag-guide sa kanila, ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng pabor, at patuloy na magbibigay sa kanila ng kalakasan bawat araw. At tandaan din natin itong malaking ito. Pray for those who lead us, yung mga government officials, yung mga authorities na nag-guide sa atin ngayon, panahon na ito, yung ating kapitan, yung ating mayor, yung ating presidente, lahat ng nagli-lead sa atin. Pray for them. Nawa yung guidance ng Panginoon, yung wisdom ng Panginoon ay sumakanila. Dahil kahit sila po ay nagsiserve, may mga pagkukulang din sila, may mga bagay na hindi sila nagagawa para sa atin. Let's pray for them. Nawa na ang Diyos ang magbigay sa kanila ng tamang direksyon sa kanilang mga desisyon na gagawin para sa ating bansa, para sa ating bayan, para sa ating mga barangay. At ito, tandaan natin ito, pray for your enemies or yung mga tao na nakasakit sa'yo or nasaktan mo or your neighbors. Diba? Pray for your enemies. Turo mo, di ba? Pray for them, di ba? Kung hindi mo man sila mabago, at least panalangin mo na gabayan sila ng Panginoon, ilid sila ng Panginoon, at pag-pray mo na nawa ang love ng Panginoon ay maranasan nila everyday. At ito, remember this, turo mo sa sarili mo, pray for yourself. Pag-pray mo yung mga pangarap mo, pag-pray mo yung sitwasyon mo, pag-pray mo yung mga nararamdaman mo, you need it. Kailangan na kailangan mo yun. Kailangan na kailangan mo rin na pag-pray yung sarili mo sa mga panahon na ito. Sabi nga sa Jeremiah 33 verse 3, kung tatawag ka sa akin, sabi ni Yahweh, tutugunin kita. Ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Yung mga bagay na hindi mo naiintindihan, yung mga bagay na hindi mo alam, ay patuloy na ipapahayag sa iyo ng Panginoon kung lalapit ka sa Kanya, kung tatawag ka sa Kanya. Lagi siyang may panahon para sa atin at hindi niya tayo ipapahiya. Kaya niyang baguhin ang mga sitwasyon na hindi natin kayang isolve sa buhay natin. Kaya niyang gawin ang bawat mess natin into a message. Kaya niyang gawin ang bawat test na nararanasan natin into a testimony. Kaya niyang gawing victory ang bawat trials, struggles, mga problema natin sa buhay. Dahil naniniwala tayo na ang Diyos na ating sinusundan ay makapangyarihan sa lahat, and He can do modern miracles today.
Kung noon nangyari yung mga miracles, naniniwala ako kaya niya rin gawin ngayon, ngayong panahon na ito. At kaya niyang resolbahin ang ating nararanasan na ito. Patuloy lang tayong magtiwala sa Kanya, panghawakan ng Kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Manalangin tayo at itulog sa Kanya ang ating sitwasyon. Pagpalain tayo ng Diyos sa araw na ito. Amen. Waymaker, miracle worker, promise keeper.